Hello mga ka-umamis! Gagala naman po tayo ngayon at magpo-food trip. Isasama namin kayo sa aming papasyalan at ipapakita ang mga kakaibang pagkain na pangkaraniwan o hindi madalas nakikita sa ibang lugar dito sa Thailand. Pupunta po tayo sa isang maliit na isla na napapalibutan ng malaking ilog at tinatawag na Koh Kret. Koh means island, Kret yung pangalan ng place. At katabi lang ng Bangkok ang lugar na to. Andito na po tayo sa Koh Kret. Ayan. At kakarating lang po namin parang susuko na yung ating balat sa sobrang init. Ito pong pinaka-entrance niya ay merong malaking temple. Dadaan ka muna sa temple bago makarating sa entrance papunta sa bangka. Dito ay may mga panindang mga balanggot, payong, mga pamaypay at shades na pwedeng gamitin para hindi mainitan. Dito na yung sakayan ng bangka. Walang entrance fee sa pagpasok sa isla pero merong bayad sa pagsakay ng bangka na 3 baht. Siguro mga 6 pesos. Hindi na rin kailangan maghintay ng matagal dahil mabilis naman mapuno at siguro umaalis na rin sila kung oras na kahit na hindi pa puno. Karamihang mga pasahero dyan ay yung mga katulad namin na namamasyal pero yung iba ay yung mga residente na rin ng isla. Yung isla na pupuntahan natin ay hindi lang pasyalan, ito rin po yung tahanan na ng mga residente dito at dahil meron silang mga kakaibang pagkain at mga produkto ay naging pasyalan na rin ito ng mga tao. Napakalapit lang naman kaya mabilis lang yung pagsakay ng bangka, siguro wala pang 3 minutes. Hindi rin nakakatakot dahil hindi naman magalaw at malaki naman ang bangka. At pagbaba namin ng bangka, dito palang babayaran yung pamasahe na 3 baht or 6 to 7 pesos. Nakababa na po kami at yung fare sa boat ay only 3 baht ang isa, o diba? Parang free na rin. Pagbaba namin ay naghanap muna kami ng makakainan at sa bungad ay marami ring mga karinderya o mga kainan. Kumain muna kami bago maglakad-lakad dahil hindi kami nakapag-breakfast sa bahay. Ganito naman yung ambience ng mga kainan, nakaharap sa ilog at napakasarap din ng mga pagkain. Itong in-order ko ay isang soup na tinatawag na Tom Luat Mo, ibig sabihin ay boiled hardened pork blood. Ayun, nakakabulol yung pangalan. Ito lang naman ay isang soup na mayroong iba't ibang laman loob ng baboy at yun nga yung hardened na dugo ng baboy. Napakasarap at bagay na bagay sa kanin. Ang mga bata naman ay kumain ng kway teow or noodle. Maraming sangkap yung kanilang noodle at napakaraming pagpipilian. Kasama nga pala namin yung pinsan ng aking mga anak, yung dalawang babae, na lagi naming ampon kapag ganitong bakasyon. Pagkatapos kumain, nagpatuloy na kami sa paglalakad at napakaganda po ng ambience ng mga bahayan dito. Yung kanilang mga bakuran ay ginagawa na nilang restaurant at cafe. So yung mga dumadaan o namamasyal ay pwedeng dumaan o magpa-picture, magkape o doon na rin kumain. Napakaganda ng garden nila at maraming tanim at nakaagaw pansin itong maliliit na saging na may malalaking bunga pero hindi saba katulad ng sa atin. At may nakitang temple yung aking asawa, nakapangalan daw niya kaya tuwang-tuwa siya. Meron daw siyang sariling temple sa loob ng isla. At dito, una naming dinaanan ang pottery. Isa ito sa pinapasyalan ng mga tao dito sa isla. Marami silang napakagagandang mga vases at mga paso at mga pandekorasyon sa bahay na ginagawa. Kaya naman, gusto rin namin ma-experience, lalong-lalo na ng mga bata, kung paano ang paggawa nila ng paso. Wala namang bayad, pero bibilhin mo yung ginawa mong paso, katulad ng presyo ng mga tinitinda nila. Sa maliliit na vases, yung mga ginawa ng aking mga anak. Meron silang mga ipapakitang sample at pipili ka kung alin doon yung gusto mong gayahin. So, tinuturuan nila ang mga bata kung paano gagawin, kung ano yung stroke na gagawin nila sa kanilang paso para mabuo yung mga gusto nilang shape at itinuturo din nila kung saan galing yung mga clay na ginagamit nila. Tapos na yung aming bunsong babae at siya mismo ay na-amaze sa kanyang nagawa. Hindi niya akalain na makakagawa siya ng isang paso sa kanyang first try. So gumawa din yung mga pamangkin namin at meron silang kanya-kanyang mga shape at design. Pagkatapos ay hinayaan nilang lagyan nila ng mga pangalan or kung may gusto silang idagdag na design sa kanilang mga paso. So hindi pa namin naiuwi agad yung mga ginawa nila. Dahil meron pang isang prosesong gagawin na hindi na namin kailangang hintayin para daw tumibay at magtagal ng maraming taon yung vase. Yung parang ilalagay nila sa oven. So matutusta po tayo for today's video. Napakainit. At nagpatuloy na kami sa paglalakad papunta sa mga pagkain at yung mga souvenirs na itinitinda dito. Ito yung mga crispy na mga bulaklak at dahon-dahon na nakita nyo na sa aking isang video. Meron din dyang crispy bougainvillea flower. Ito naman ay mga candies. Napakagaganda, parang ayaw mo nang kainin sa sobrang ganda. At papasok na tayo sa tinatawag nilang Otop Village Champion. Dito napakaraming iba't ibang pagkain na hindi ko nga alam kung nakuhanan ko ba lahat dahil sa kakatikim at kakabili. Meron din mga
mga prutas, yung kanilang mga handmade craft na gawa sa kahoy, at yung mga weird na pagkain na may mga bulaklak. Dito pala ay marami ding mga cafe and restaurant at mga bilihan ng mga damit na pwede nyong ipampasalubong o pangsuot. Meron din dito yung gumagawa ng paso, pero hindi ganun kalaki yung kanilang place. Meron din mga ulam na ordinaryo lang din at nabibili doon sa amin, siguro para na iyan sa mga gutom o yung mga residente na nakatira dito na gustong mamalengke lang. At napakarami din po dito yung mga kitchenwares na gawa sa kahoy at bamboo. Ito na rin yung isang pagkakakilanlan sa kanila. At sobrang na-amaze din ako sa mga candies at mga pagkain nila dito dahil napakagaganda ng design at super creative. At alam nyo ba, nakaramihan po ng mga kanom na tinatawag o yung mga sweet delicacies dito sa Thailand, ang ginagamit po nilang pangkulay ay galing sa mga bulaklak. So nakita ako ni tatay na nagbibideo kaya pa-promote daw po siya. Pero hindi ko po naintindihan yung sinabi niya. At dahil meron siyang pa-pre-taste sa akin, sabi ko, sure, why not? Promote na po kayo, o ba? Diba? Ang tinda niya ay yung kakanin na tinatawag na meat canon, ibig sabihin ay jackfruit seed, dahil kamukha ng buto ng langka. Napakasarap, matamis, at meron itong kamote sa loob, o ba? Diba? Kamote, pero jackfruit. Napakarami pang iba't ibang mga kakanin, and of course, hindi nawawala ang Thai barbecue, o tinatawag nilang musate. Yung barbecue na ang marinade ay merong coconut milk. Next time pala, gagawa tayo noon dahil napakaraming nagre-request. At siguro naman ay familiar na familiar kayo dito sa mga napakababangong mga panghilot at inhaler dito sa Thailand. Napakarami din po sa isla na to. Ganyan yung mga gustong-gustong pasalubong ng ating mga titas kapag may galing ng Thailand. Ito naman po yung kanilang parang puto na gawa doon sa Palmyra Palm na naipakita ko na rin sa inyo. Yung parang buko na merong parang kaong na buto sa loob. Sobrang init guys. At medyo dumadami na ang tao. At yung mga bata ay napakabagal dahil bawat istasyon meron silang binibiling mga pagkain at laruan. At hindi rin nawawala ang iba't ibang klaseng napakasasarap na sausawan ng mga hilaw na gulay. And of course, mga iba't ibang klase ng sabon na pampaganda pero hindi naman tayo mahilig dyan. Kung mapapansin nyo po yung ilog ay napakalinis at nasa ilalim po ng mga bahay-bahay. Parang lumboy, duhat. Sabi ko lasang duhat, pero ito po ay slice na hilaw na mangga na mayroong butterfly pea flower kaya naging purple. Ito namang mga gulay-gulay ay siguro yung mga sarili na nilang tanim na inaani at ibinibenta dito. Pwede nga po palang mag-rent ng bangka dito para mailibot kayo paikot sa isla para makita nyo kung ano yung itsura sa outside naman o sa likod. Noong unang punta namin dito ay na-experience na namin ang magbangka, kaya naman hindi na kami pupunta ngayon. Kanina pala ay tinatawanan nila ako bakit ko daw dala-dala yung aking stroller na pamalengke. Pero ngayon, tuwan-tuwa sila dahil may magbibit-bit o lagayan ng kanilang mga pinamili. Ayan, nakahanap na rin po tayo sa wakas ng malamig at preskong lugar para makainan. Ito kami sa Riverside. Ang ganda lang view at super mahangin. So meron po tayong kaupat kung or shrimp fried rice, stir fry na gulay, at itong crispy fried tilapia na merong sweet sauce. Napakasarap at ang bango. Aroy melo. Aroy ma. Tangkaw, aroy ma. Nong rin. Mot yang. Sa puro bata ang ating kasama. Paghihimay natin sila. Fish for you. Pagkatapos namin kumain dyan, ay lumipat ulit kami sa kabilang restaurant naman. Ito yung dinayo talaga ng asawa ko dito, yung gusto niyang puntahan at matikman ulit. Ito na siguro yung pinaka-weird na natikman kong Thai food at hindi ko masyadong nagustuhan. Ito yung tinatawag nilang cow she. Cow means rice, she is yung parang naibabad o nilagyan ng ice o pinalamig. Gusto ko yung kaning lamig na tinatawag natin sa Pilipino, pero yung kanin na may ice ay hindi ko po masyadong nagustuhan, though masarap naman yung mga kapares niya. Yung parang mangga salad na merong dried hipon at alamang na spicy and sweet, at yung isa pang parang shredded pork na manamis-namis. Hindi ko masyadong nagustuhan, pero yan yung gustong-gusto ng asawa kong matikman sa lugar na yan. Kaya, for the go. Ito naman ay yung butterfly pea drink na napakasarap din. Maasim-asim at may lime. Sa pangkakaibang pagkain na nagustuhan ko naman, yan po ay malamig na watermelon, merong brown sugar, mukhang marami yung sugar dahil meron pong kasamang powdered dried fish. So, manamis-namis at maalat-alat at merong
crispy, mabangong garlic. So imagine ninyo na lang kung ano yung lasa at sobrang nagustuhan ko po siya. Sobrang nag-match yung tamis at lamig ng pakwan at doon sa sweetness and saltiness. Pagkatapos kumain ay naglakad na rin po kami pabalik dahil pagod na ang mga bata dahil sa sobrang init. Kontento na rin kami sa aming mga nakain at pinamili kaya uuwi na. Sa mga kababayan po na nandito sa Thailand, pasyalan nyo po ito dahil magugustuhan nyo rin for sure. Maraming salamat sa panonood. Please share kung nagustuhan nyo po ang video. Bye!